Hi guys! Welcome back sa aking channel. So today, ang i-share ko sa inyo na video ay kung paano ko nilinis yung aming gas burner stove. So itong burner namin guys ay binili ko yan do sa dating may-ari nung bahay namin. At sobrang dumi niya guys. Kung makikita nyo dyan yung mayroong araw na super dilaw na yun sa may gas stove. Tapos meron siyang parang mga uling-uling na makakapal. Itong hacks na to guys ay natutunan ko sa Pinterest. So, let's start! Ang ating mga kailangan guys ay white vinegar, kahit na anong brand, baking powder, lemon, at steel sponge. So, ito guys, yung steel sponge nyo, meron pang mas makapal dito. Mas makapal, mas maganda. So guys, makikita nyo dyan sa malapitan, ayan yung gas stove namin. Ayan yung binili ko dun sa dating may-ari nung bahay namin. So, masyadong makakapal na yung mga parang uling doon, kung yun ba yung tawag, tapos naninilaw na siya kasi hindi pa yata siya talaga nalilinis totally. Ang first natin na gagawin guys ay yung ibabaw nung gas stove burner. So ang ginawa ko dyan guys ay tinanggal ko gaya na nakikita nyo dyan sa may video. And then guys ay ibababad natin siya sa white vinegar. Dapat guys madami-madami. As my experience, dapat talaga yung vinegar ay madami siya talaga. Parang lubog na lubog siya dun sa parts. And then lagyan nyo siya nung lemon at yung baking powder or baking soda. Kung makikita nyo dyan, paglagay nyo ng baking powder or yung baking soda ay nagbabubble siya. So, ibabad nyo lang to guys ng overnight. Para talaga na lumambot yung matitigas na something or uling dun sa inyong gas stove. And then guys, ang ginawa ko dito ay nililis ko na yung ibabaw ng gas stove. So kung nakikita nyo dyan, naglagay ako ng baking powder. And then after that ay nilagyan ko rin siya ng white vinegar. Tsaka yung inisquisan ko rin siya ng lemon. At nilib ko siya dito ng mga 30 minutes. And then guys, after 30 to 45 minutes, ay ayan, ini-scrub ko na yung maduming part na yon, yung yellowish na yan na nakikita nyo dyan. After nung nababad siya guys, lumambot siya. Tapos, syempre, ginamitan din natin ng steel sponge. So, kung makikita nyo dyan guys, ayan, no, nalinis siya. So, lumambot siya talaga ng super lambot. At talagang napadali yung pag-scrub natin. And then, ginawa ko lang to guys hanggang sa maano ko lang, malinis ko lang talaga yung buong dumi. Yung matanggal ko talaga siya yung dumikit na dumi dahil sa tagal na hindi na nalinis nung gas stove. And then, ayan na siya guys, after nung ma-scrub ko siya. So, kung makikita nyo dyan, ay talagang
kumintab siya at talagang nawala yung nanggigitatang dumi kanina. So malaki ang natulong talaga nung white vinegar, nung lemon juice at saka yung baking powder para talagang lumambot kung yung mga nasa gas stove nyo na sa pagkain kasi yun guys na tumigas tapos mga mantika. After na binabad ko ng overnight yung gas burner guys, yung parts ng gas stove, ayan ang ginagawa ko dyan. Talagang kinuskus ko siya ng maigi. So tinanggal ko na rin yung gloves or yung plastic gloves na ginamit ko kasi hindi ko siya ma-scrub ng maayos. So ang napansin ko dito guys, talagang lumambot yung matitigas na dumikit dun sa parts. Yung para siyang uling. So lumambot siya at madali siyang natanggal nung in-scrub. So, ang ano ko dito guys, dapat talaga, as my experience, na nakababad talaga siya ng, yung babad na babad siya talaga. Tsaka dapat mas marami yung white vinegar na ilalagay nyo. Hindi lahat natanggal dito guys, but I guarantee you na siguro mga 70 or 60% nung nakadikit ay nawala dun sa parts na yan guys. Kasi siguro sobrang tagal na hindi siya nalinis nung dating may-ari nung bahay namin. So dumikit siya nang dumikit hanggang sa tumigas na siya kaya mahirap na siyang tanggalin. But 60% guys nawala yung mga matitigas na na nakadikit dyan. Ayan guys, nung tapos ko na siya na scrub, kung makita nyo, kuminis na siya. Tapos ayan, no, naging kulay gold na siya imbes na kulay itim kanina. So ayan naman yung kabilang side ng burner. Talagang nawala rin talaga yung matitigas na nakadikit. So dito guys, hindi siya talaga like what I said, hindi siya talaga yung perfect na natanggal. Siguro mga 60 to 70%. Siguro guys, kung babad na babad siya talaga, yung as in na kalahati nung pinagbabaran ko ng white vinegar, baka mas matanggal pa yung matitigas na nakadikit dyan sa parts na yan. And that's it guys, ayan na ang aming gas stove burner na nilinis ko. So ngayon ay maganda na siya at malinis na malinis siya. And I will maintain this one. Palagi ko siyang lilinisin siguro every once in a month para hindi lalong kumapal ulit yung kung nakadikit sa kanya yung mahirap tanggalin yung uling. So hanggang sa muli guys, bye bye!